What's up guys, welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makatulong sa iyo makadinig uli at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros, isa akong clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayo, ready na rin ako, please hit that subscribe button and let's begin with today's show. Ang ating topic for today is walang iba kung hindi ang tinatawag nating noise-induced hearing loss o yung paghina ng pandinig dahil sa ingay. Okay? Para mas maintindihan natin ang noise-induced hearing loss, nararapat lang na talakayin natin muli yung tinatawag nating anatomy and physiology of hearing. Okay? Kung paano tayo nakakadinig. Ang ating tenga ay binubuo ng tatlong parts. Ito ang tinatawag nating outer ear, middle ear, at inner ear. Nakakarinig tayo sa prosesong ito. Yung ating outer ear, o yung panlabas sa tenga, kinukolekta niya yung vibration sa hangin at itong vibration na to ay pinupool o iniipon ng ating middle ear na siya namang dinideliver sa ating inner ear. Pag yung mga vibration na yon ay nakarating sa inner ear, kadalasan ay nai-stimulate ang tinatawag nating mga hair cell. Okay. Sa loob ng ating inner ear, meron tayong tinatawag na hair cells. Itong hair cells na to, yung sa dulo niya, ito yung tinatawag nating stereo cilia. Pag gumalaw yung stereo cilia, ang nangyayari, kinoconvert natin yung information dun sa vibration na yun into electrical signal na siya namang dadaloy sa ating ugat at yung electric signal na yun, pag nakarating sa ating brain, na i-interpret ngayon natin ng utak yung information doon na siyang tinatawag nating sound. Okay? So, malinaw na yon yung ating anatomy and physiology kung paano tayo nakakadinig. Ngayon, going back, paano ba nawawala o nasisira ang ating pandinig dahil sa ingay? May dalawang klase ng ingay. Ito yung tinatawag nating impact noise o yung noise na biglaan o yung ingay na biglaan. At meron din tayong tinatawag na long-standing noise. O ito yung mga tunog na nasa malakas na volume na pinapakinggan natin ng constant. Okay? Ano ba yung mga example ng impact noise? Ito yung mga tunog ng explosion o yung bigla ang pagsarado ng pinto o yung pagbigla ang pagbusina ng mga sasakyan. Ito yung mga impact noise. Yung long-standing noise, ito naman yung nasa, let's say for example, nasa trabaho kayo na involved ay makinarya, maingay yung tunog na yon, pero dahil kailangan nating magtrabaho, mag-stay tayo doon sa room na yon together with that noise. Yon, nakakasira rin ang ating pandinig. So, ang mekanismo is, ang ating normal hair cells, ganito ang itsura. Okay? So, in the presence of noise, masisira natin yung mga hair cells na yon, yung stereo cilia natin, at ganito na yung mangyayari. Once na nasira na natin ang ating hair cells, wala nang way para maibalik natin ito sa dati nitong itsura. Okay? Ano ba yung mga simptomas na meron na kayong noise-induced hearing loss? Kadalasan, pag meron na kayong noise-induced hearing loss, ito ang inyong na-experience. Meron na kayong paghina ng pandinig, obviously, na ang classic sign naririnig nyo yung tunog, pero hindi nyo naiintindihan kung anong ibig sabihin ng taong kausap nyo. Okay? Yun yung isang sign. Pangalawa is yung tinatawag nating tinnitus. Okay? O yung pag-ugong ng pandinig. Okay? So, ano ba yung solusyon para dun sa mga taong nagkaroon ng noise-induced hearing loss? Pag nagkaroon kayo ng noise-induced hearing loss, meron din kayong tinatawag na sensory neural hearing loss. Okay? Pag may sensory neural hearing loss na tayo, wala nang way para ibalik ang ating pandinig. Ang ating solusyon lamang ay ang tinatawag nating hearing aids. At kung ang hearing aids ay wala ng help, meron tayong tinatawag na
cochlear implants. Okay? O yung medical device na ini-implant sa tenga para makadinig tayo uli. Ang noise-induced hearing loss ay nape-prevent. Paano natin mape-prevent to? In three ways, okay? Una is pag meron ng loud sounds, okay? Or meron na kayo nakikita ng loud sounds, kailangan yung umiwas, okay? Pangalawa is kung madalas kayong nasa noisy environment, okay, kailangan yung mag-strategize na bawasan ng exposure dun sa noisy environment na yon. Pangatlo would be yung tinatawag nating paggamit ng mga hearing protection, okay, tulad ng ear plugs at ear muffs. Again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button and notification bell. And see you in our next video. Okay, so kala nyo tapos na yung ating video. Hindi pa po. Una sa lahat, congratulate ko kayo dahil nakarating na kayo sa last part ng ating video for today na kung saan meron tayong mga announcement. Sa baba ng ating description, meron tayo dyan yung mga ating mga professionals na mga ENTs at ating mga audiologist na mayroong mga clinic. So, kung kailangan nyo ng ENT support, audiology support, nandyan na po lahat yung ating listahan. Pangalawa would be yung ating monthly raffle. Medyo iniba natin yung format kasi napansin ko na nagpa-fast forward yung ating mga viewers para makita yung mga video. Ang gagawin natin ngayon is para ma-measure natin kung hanggang saan ang aabutin ng ating campaign. Sa baba, meron tayong description na kung saan kailangan nyo mag-post ng inyong video sa Facebook. At ang gagawin nyo, paramihan ng hearts at paramihan ng shares. Kasi kung mas maraming hearts and shares, syempre mas lalaganap yung information bakit importante ang hearing sa inyo. Okay? Hindi dahil ipo-forward nyo dahil sa akin, kumbaga para sa inyo. Kung ano ang inyong experience with your hearing, kung meron kayong hearing loss, bakit importante na makadinig, yun po. Okay? At sa February 5th, re-review natin yung ating entry. At sa February 14, para meron kayong pang-date, papunta sa ospital, para mapaayos nyo yung pandinig, and so on and so forth, doon po natin i-announce through pre-recorded na announcement. Okay? Until then, take care. Bye. God bless.